Hello mga boss, meron pala tayong gagawin ngayon, isang CRT TV na 21 inches. So kung napapansin nyo, ang brand niya ay Samsung. Ayan. Ang issue pala nito mga boss, kapag pinlag natin tong TV, meron tayong maririnig na tunog na parang siren fire truck mga boss. Ngayon, itatry natin para marinig nyo yung sinasabi ko, yung tunog niya, para malaman nyo. Ngayon, ipa-plug natin, itatry natin. So gawin na natin. Ayan mga boss, so ipla-plug na natin tong TV para may try na natin. Yun mga boss, kung narinig nyo, yun bali yung sinasabi ko na naririnig natin kapag pinlag natin tong TV, meron tayong maririnig na ganun na sounds, parang siren mga boss. So yun bali yung problema nitong TV na to. At isa pa mga boss, napansin nyo nung pinlag natin, hindi man nagbukas tong TV or nag-on. So meron lang tayong naririnig na ganun na parang sounds ng mga bumbero mga boss. So ganun yung tunog niya kapag pinlag natin tong TV. Ngayon, gagawin natin, bubuksan natin tong TV para malaman natin kung anong possible na problema nitong TV. Pero bago yan, kung bago pa lang ay sa channel na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa mga bagong video na i-upload natin, ma-notify kayo. So ayan mga boss, bubuksan na natin tong TV para malaman na natin kung ano nga bang posibleng problema nitong TV na to. So kung napapansin nyo, ayan mga boss, binubuksan na natin. So kung titignan nyo, ayan yung kanyang board. Mga ano to mga boss ha, mga Samsung na SMR to. So ayan. So, unang gagawin natin mga boss, kapag ganyan, lagi ko naman sinasabi to mga boss, unang i-check natin yung kanyang board. Tignan natin, baka meron siyang mga basag na hinang. So, yun yung una natin laging ginagawa mga boss. Ayan, kung titignan nyo, i-check natin yung kanyang mga hinang, baka meron ng mga basag. So, base naman sa nakikita ko mga boss, wala naman tayong nakikitang mga cold solder dito sa kanyang board. Ayan. So, base sa nakita natin dito sa kanyang mga hinang mga boss, wala tayong nakitang mga basag na hinang. So, itong TV na to, possible ang problema niya, meron talagang parts na sira. Ayan. So, dahil wala tayong nakitang mga basag na hinang dito sa kanyang board mga boss, ngayon, ang gagawin natin, mag-check voltage tayo. So, gawin na natin mga boss. Ngayon mga boss, ang gagawin natin, yun na nga sabi ko, mag-check voltage tayo. So, i-check natin yung mga voltage na dapat na i-test natin para malaman natin kung hindi ba baksak yung kanyang voltage. So, unang i-check natin dito mga boss, yung kanyang B+. I-check natin kung tama ba yung kanyang B+. So, ipa-plug na natin tong TV mga boss. Kapag nag-check voltage tayo, kailangan natin i-plug tong TV. Kaya kailangan dun sa mga beginner, hingat lang, baka makuryente kayo. Huwag na huwag kayong hahawak dito sa board once na naka-plug tong TV. So, ngayon, susukatin na natin tong B+ niya. So, kung napapansin nyo mga boss, meron tayong nasukat dito sa B+, 120. So, okay yung kanyang B+ mga boss. Napansin nyo, meron tayong nakuwang 120 volts sa kanyang B+, pero ayaw mag-on tong TV. At meron siyang tumutunog.
May napansin pala ako mga boss dito sa kanyang indicator light, ipapakita ko sa inyo. Naka-on yung naka-plug yung TV pero hindi umiilaw yung kanyang indicator light. Dito naman sa kanyang heater kung titignan natin, naka-ilaw yung kanyang heater mga boss pero wala siyang display. At dito sa kanyang indicator, kapag pinress natin tong power on button niya mga boss, walang response. Hindi nagre-response tong kanyang main power switch. Ayan na, dapat pag pinress natin yan mga boss, iilaw tong kanyang indicator light tapos mamamatay tong TV. Pero kung napapansin nyo, itong kanyang heater, naka-ilaw yung kanyang heater. Tignan natin sa harapan kung meron siyang display. Ayan, kung napapansin nyo, wala siyang display. Pero naka-ilaw yung kanyang heater. Ngayon mga boss, ang gagawin natin dahil napansin nyo, walang response yung kanyang main switch button. At napansin nyo rin mga boss, hindi umilaw yung indicator light niya. Kahit na pinrest pa natin yung kanyang switch button, walang response. So ngayon, ang gagawin natin, i-check natin itong voltage nitong kanyang 12 volts. Tignan natin kung meron bang 12 volts na masusukat. So kung titignan nyo kasi dito sa chopper nito mga boss, hapa lang yung terminal. So yung dalawa, yan yung kanyang ground. Tapos yung isa, yun yung nagbibigay supply dun sa kanyang B+. Tapos ito naman isa, yan naman yung 12 volts papunta sa system at sa chroma. So yan yung nagbibigay supply dun sa chroma at saka sa system. Ngayon mga boss, ang gagawin natin, ititrace natin tong kanyang board para mas maintindihan nyo yung pinupunto ko dito mga boss. Kung titignan natin, ito yung kanyang chopper mga boss. So ito yung primary transformer, dito naman yung secondary transformer. Kung titignan natin, apat lang yung terminal nitong kanyang secondary output nitong transformer. So ito yung kanyang ground, ayan. Tapos ito naman terminal na to, siya yung nagbibigay supply sa kanyang B+. Ayan, kung susundan natin yan, papunta yan sa B+. Pumasok siya ng capacitor, tapos tumawid ng resistor, papasok yan papuntang B+ sa flyback. So dyan mga boss. Ngayon, ito namang pangatlong terminal nitong chopper, yan yung 12 volt supply. So ang output niyan mga boss, 12 volts kapag dumaan na ng rectifier diode. Tapos ito, ground din yan mga boss. Kung titignan nyo, ground din yan. Ngayon, ang gagawin natin, susukatin natin tong kanyang 12 volt supply dito sa kanyang secondary. So hindi dito mismo mga boss. Magte-test point tayo after ng rectifier diode. Kasi kung dito kayo magte-test point mga boss, wala tayong masukat dyan na DC. AC kasi yan mga boss. Kapag ang isang current hindi pa dumaan ng rectifier diode, hindi pa natin matatawag na DC yun. AC pa rin yun mga boss. So magte-test point tayo dito dun sa pagkatapos ng diode. Kung titignan natin, ayan. So dito tayo magte-test point mga boss, dito sa capacitor na to. So kailangan meron tayong masukat na 12 volts dyan mga boss. So iset lang natin yung tester natin mga boss, tapos susukatin natin tong capacitor na to kung meron ba tayong masukat na 12 volts DC. So ngayon ang gagawin na natin, i-check voltage na natin yung kanyang 12 volts. Tignan natin kung andun ba yung kanyang 12 volt supply. So i-plug na natin tong TV, ayan. Kung papansin ninyo mga boss, after natin may plug tong TV, kung napansin nyo, hindi man umilaw yung kanyang indicator light. Kailangan, pag-plug natin dito sa TV, iilaw na tong kanyang indicator light. Hanggat hindi natin pinipress tong kanyang button switch, hindi mamamatay yung kanyang ilaw. So, dun sa punto na yun mga boss, nagkakaroon tayo ng idea kung anong possible na problema nitong TV na to. So, ngayon, i-check natin yung kanyang 12 volt supply kung present ba yung kanyang 12 volts. So, tignan nyo lang yung ating tester mga boss. Tignan nyo kung meron tayong masukat na 12 volts.
So, kung iti-trace natin, ayan, pumasok siya ng fusible, dumaan siya ng diode, papunta dito sa capacitor. So, dito tayo magte-test point. So, katin natin dyan, mga boss, kung meron tayong maririd na 12-volt supply. So, tignan nyo yung ating tester. Ayan, itatap na natin yung test probe natin. So, kung napansin nyo, mga boss, meron naman tayong nasukat na 12 volts. Ayan, 11.9 to 12 volts. So, ibig sabihin, okay yung kanyang 12 volts. Ngayon, itrace natin. Tignan natin kung saan ba pumupunta tong 12 volts na to, mga boss. Tignan nyo mabuti. Ayan. Kung titignan nyo, dumaan siya ng fusible or coil. Ayan. So, dito natin sukatin. Napansin nyo, meron din tayong nasukat na 12 volts. So, ibig sabihin, okay itong kanyang coil or fusible. Ayan. Ngayon, ititrace pa rin natin yan, mga boss. Sundan natin kung saan pumunta. Ayan, capacitor, meron pa rin, 12 volts. Sundan lang natin yan. So, napansin nyo dito, mga boss, meron naka-indicate na 12 volt supply, ayan. Tignan natin dito, ayan, meron pa rin siyang 12 volts. Ayan, nag-jumper lang bali dito, tumalon lang. So, pagkatalon dun sa jumper, meron pa rin. Ngayon, kung titignan natin, dumaan dito sa dalawang resistor na ito, mga boss. Ayan, meron din dito. Ayan, meron din, mga boss, after ng resistor. Ngayon, yung isa, kung titignan nyo, dalawang resistor yung ginamit. Wait lang, mga boss. Pagdating dito, wala na tayong nasusukat na 12 volts. Dito, meron, mga boss. Pagdating dito, mga boss, meron tayong nasusukat na 12 volts dito sa isang resistor. Pero dito sa kabila, wala tayong nasusukat na voltage na 12 volts. Dito, meron. Papasok, meron. Pero sa, ayan yung papasok, mga boss, meron tayong nasusukat. Pero dito sa pagtalon niya, wala na tayong nasusukat na 12 volts. Ayan, wala tayong nasukat na 12 volts, mga boss, pagdating dito sa isang resistor. Kung titignan natin, papasok yan dito sa IC. So, itong IC na to, switching IC yan, mga boss. So, possible, dito yung nagiging problema, bakit ganyan yung TV. Dapat, mga boss, meron rin tayong maririnig na 12 volts dito sa capacitor, kaso wala. So, possible, itong resistor na to, open na yung resistor, mga boss, kaya pagtalon niya, wala tayong naririnig na 12 volts. So, baliktarin natin tong board, tignan natin kung ano yung value nitong mga resistor na to. So, baliktarin natin yung board, i-off muna natin yung TV para safe. So, titignan natin yung mga resistor, mga boss, kung ano nga bang value ng mga resistor. Tingnan natin kung fusible fuse nga ba to or hindi. So, base sa nakikita natin, mga boss, yung value ng mga resistor ay brown, black, black, gold, white. So, mga fusible nga to, mga boss. Fusible resistor. So, yung isa, mga boss, itong isa na to, sira na. Kaya wala tayong nasukat na supply pagtalon niya kasi open na tong resistor. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung sirang resistor para ma-double check natin, mga boss. Kung sira nga ba tong resistor na to or hindi. So, tanggalin natin tong resistor na to. Ayan, gawin na natin, mga boss.
So, tatanggalin natin yung resistor, mga boss, yung sinasabi ko na sira. So, tatanggalin natin yon, tapos i-double check natin, i-test natin ulit yung resistor. Kung talagang sira ba yung resistor. So, tatanggalin na natin, ayan. Ayan, mga boss, natanggal na natin. So, ito siya. Ngayon, itetest natin ulit ito, mga boss. Tignan natin kung talagang sira nga ba itong resistor na to. Ayan, mga boss, i-check na natin itong resistor. Gamit tayo ng analog na tester. So, sinet natin yung tester natin ay sa times 1K. So, ito, sin times 1 nito, tsaka times 10, may problema na, mga boss. Kaya, sinet na lang natin sa times 1K. So, tignan natin. Kailangan mayroon tayong makuha ng resistance dito, mga boss. Tignan nyo yung ating tester. So, kung napapasin nyo, yan, wala tayong naririd na resistance. So, ibig sabihin, sira nga tong resistor na to. Okay naman yung ating tester, mga boss, ayan. Pero pagdating dito sa resistor, wala tayong nakuhang resistance. So, maghanap muna tayo ng ganito, mga boss. Tapos, kapag nakahanap na tayo, ilalagay natin dito sa board. Tapos, itry natin tong TV kung aandar na ba siya ng maayos at kung mawala na ba yung tunog na naririnig natin pag pinaplug natin tong TV. So, sana pala mga boss, yung IC na switching, sana wala na lang problema. Sana ito na lang resistor yung problema para hindi na tayo pa magpalit ng IC. So, sana nag-open na lang tong resistor, yun na lang sana yung naging problema niya para yun na nga, hindi na tayo magpalit ng IC. So, ngayon, maghanap na muna tayo ng ganito mga boss. Tatabi na muna natin to. Yung palang IC na sinasabi ko mga boss, eto siya. Kasi yung 12 volts na yan, papasok dito sa IC. So sana itong IC na yan, wala na lang sanang problema para hindi na tayo magpalit pa ng IC. Kung titignan nyo kasi dito sa diagram niya mga boss, yung resistor na tinanggal natin, papasok dito sa IC. So sana mga boss, itong resistor na lang itong problema, sana wala nang iba para yun na nga, hindi na tayo magpalit pa ng IC. So ngayon mga boss, maghanap na muna tayo ng IC. Heto mga boss, meron na tayong nahanap na resistor. So, itetest natin, tignan natin kung meron tayong maririd na resistance. Tignan nyo yung ating tester mga boss. Ayan, kung napansin nyo, meron tayong nakuwang resistance dito sa resistor na nahanap natin. Ayan. Hindi katulad dun sa tinanggal natin dito sa board, wala tayong nakuwang resistance. Dito meron. So, ibig sabihin, itong resistor na to mga boss, okay to. Walang problema tong resistor na to. So, pwede natin ilagay to dun sa board. So, ilalagay na natin mga boss. Ayan. So, medyo malaki lang siya. Hindi tulad dun sa tinanggal natin. Maliit lang. 1.5 watts. So, ilalagay na natin, ayan. Ayan, mga boss, lalagay na natin. So, sana yung IC, yun na nga, wala na lang sana problema para hindi na tayo magpalit pa ng IC. Ngayon, after natin may ilagay yung IC, mga boss, itatry natin tong TV, pa-plug natin, tingnan natin kung mag-okay na ba tong TV. At kung mawawala na ba yung tunog na naririnig natin once na pina-plug natin tong TV. So, ayan, hinangin lang natin. So, bali, ayan siya mga boss. Nainang na natin. So, kung titignan nyo. So, ayan mga boss. Tapos na natin may lagay yung resistor. So, kung titignan natin dito sa kanyang circuit diagram, yung resistor na nilagay natin mga boss, siya yung nagbibigay supply dito sa IC na to. So, sana yun na nga itong IC na to. Sana wala na lang problema. Ngayon mga boss, itatry natin tong TV, tignan natin kung mag-okay na ba tong TV. So, gawin na natin. So, ayan mga boss, itatry na natin, ipla-plug na natin tong TV. Tignan natin kung mag-okay na ba tong TV. So, kung napansin nyo, pinlag natin mga boss. Ayun mga boss, kung napansin nyo, umilaw na yung kanyang indicator light. Ayan, kung nakikita nyo, umilaw yung kanyang indicator light, di tulad kanina nung hindi pa tayo nagpalit ng resistor.
automatic siya nag-on, kaso walang display yung TV. Tsaka meron siyang tunog na naririnig na lumalabas sa speaker. Kung papansin ninyo mga boss, ayan, nakailaw yung kanyang indicator. Tapos kung titignan natin dito sa picture tube, hindi nakailaw yung kanyang heater. So hanggat hindi natin pinipress yung standby niyan na switch, hindi mamamatay yung indicator na yan. Tapos doon pa lang iilaw tong kanyang picture tube. Doon na bali mag-oscillate mga boss tong TV. Ngayon, i-try natin, i-press natin tong power button niya, itong standby. Tingnan natin kung mamamatay ba yung ilaw nitong indicator light, tsaka kung iilaw ba tong kanyang heater. So, gawin na natin mga boss. Switch natin, ayan. Dapat mamamatay yung ilaw na yan mga boss. Yun, kung napansin nyo, pag-press natin dito sa attack switch, namatay yung kanyang ilaw. Tingnan natin dito sa tube kung umilaw ba yung kanyang heater. So, napapansin nyo mga boss, ayan, umilaw na yung kanyang heater. Ngayon, tingnan natin dito sa display, sa harapan, kung meron siyang display. So, yun mga boss, lumabas yung kanyang display. Nakuha natin yung problema. So, ibig sabihin, ang naging problema nitong TV na to, yung resistor. So, yung kanyang IC, walang problema. Ito lang bali yung naging problema. Nag-open tong kanyang resistor. So, ayan, tingnan nyo, meron na siyang display. Ayan siya mga boss, lumabas na yung kanyang display. Di tulad kanina, nung bago natin, di pa natin pinalitan yung resistor. Umilaw naman yung kanyang heater, kaso wala siyang display. So, bali ang naging problema talaga nitong TV na to mga boss, ito lang resistor. Open siya mga boss, itong fusible resistor niya. So, buti na lang yung kanyang IC, wala siyang problema. Ngayon, i-off na natin. Ngayon, balik na rin natin yung kanyang board. Ibabalik na natin tong kanyang board. So, gawin na natin mga boss. Ayan mga boss, ito try na natin tong TV para may try natin na nakalagay yung kanyang board. At para may hiharap natin tong TV. Ayan, babalik lang natin yung kanyang mga wiring na degaussing. Tsaka yung speaker, ayan. So, pagkatapos natin may balik tong board mga boss, tignan natin kung andun pa ba yung kapag pinlag natin, may maririnig tayo. So, tignan natin. So, kailangan bago nyo ibalik yung board mga boss, ayusin yung mabuti yung mga tinanggal natin para walang maging problema. So, ayan, nakalagay na rin yung kanyang speaker. Ngayon, i-harap natin dito sa camera mga boss para makita nyo yung display. So, i-plug na natin mga boss. Pakinggan nyo. Yun mga boss, kung napansin nyo, wala na tayong narinig na sounds or tunog. Di tulad kanina, nung hindi pa natin binuksan tong TV or ginawa, pag-plug pa lang natin, meron na tayong maririnig na sounds. Pero ngayon wala na. So ayan, pinrest natin yung kanyang standby. Hintayin natin kung lalabas ba yung display. So ayan mga boss, kung napansin nyo, lumabas yung kanyang display. So bale, okay na tong TV na to mga boss. Yun palang nakikita nyong gumagalaw sa TV mga boss, yung parang kulay itim, nagwe-wave. Wala yan mga boss, ano lang yan, reflect lang ng ating camera yan. So ayan siya. So ito lang bali talaga yung naging problema mga boss, tong kanyang resistor. Pero kayo mga beginner, kung hindi nyo kabisado to, medyo matatagalan na rin kayo dito sa pag-trouble dito sa TV na to. So sana dito sa ating video mga boss, meron kayo natutunan kahit papano. Lalo na kayong mga beginner, mga baguhan na gustong mag-electronics. So sana may natutunan kayo. So ito palang kulay pink mga boss, kaya meron siyang kulay pink sa ibaba kasi napansin nyo meron tayong speaker dito sa side niya, kaya nagkakulay siya na kulay pink. Kasi itong mga magnet mga boss, itong mga CRT TV, once na naka-detect ng magnet yan, masisira yung kanyang kulay. So napansin nyo yan, nung nilapit natin yung magnet, nawala yung kulay pink sa ibaba. So ganun lang yan.
So hanggang dito na lang itong ating video mga boss. Sana kahit papano kayong mga beginner or baguan sa pag-electronics. Sana kahit papano, yun na nga, meron kayong natutunan dito sa ating video. So isang panibagong kaalaman na naman sa inyo to mga boss, kayong mga baguan. Sana kahit papano, meron kayong natutunan. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So hanggang sa muli mga boss, maraming salamat sa inyo. Peace.